dito na naman tayo sa mini studio namin. And then, marami kasing nagre-request sa akin na naggamitin ko to or i-video ko tong itong topic na to. At ang topic na to is very educated para sa ating lahat dahil ito ang history of mobile phones. So, gusto na na bang makinig? Gusto mo na? Ready ka na? Okay, let's go! But if you close your eyes, the first mobile phone that was introduced in 1979, si Engineer Martin Cooper ay nag-start ng isang real-handed portable cell phone na sinasabing napakalaki ng tulong at pakinabang nito sa mundo. Hanggang ngayon, through past and through future, and through present and through future, sobrang laki ng natutulong niya. And then, noong June 2004, dumating ang iPhone. And then, marami ng phones ang naglabasan at dumating na yung natawag natin technology innovation na kung saan sobrang dali na natin makipag-usap sa lahat ng tao kahit saang parte ng mundo. The first mobile phone that was introduced in the world called Radio Common Carrier. And lagi siyang or madalas siyang gamitin ng mga soldiers dahil nga alam niyo naman ang buhay ng isang soldiers. Kailangan mabilis at kailangan lagi silang may communication dahil pag may nangyari sa isa, kawawa din sila or something na mawawalan sila ng mga kaibigan or kasama. And then, ang kagandahan nito is meron siyang sariling telephone number na kung saan nakakapag-transmit siya ng message through push. Pag pinush mo lang yung button dun sa gilid. And isa itong public network system. Na pag sinabi natin public network system is kung ano yung tinatransmit mong message doon sa mobile na yun, ay naririnig ng buong tao na meron din. At kadalasan ngayon, ginagamit na lang siya ng mga guards. Kung makikita nyo sila na ginagamit lang nila, and then makikita mo, pinupush lang nila. At sobrang bigat nun kasi nga yung battery na dinadala doon. And next is Motorola Dynatac. So, Motorola Dynatac, sumikat ito noong si Gordon Gekko, dun sa palabas niya, Wall Street. Ginamit siya noon at nag-last siya ng 30 minutes and 8 hours. Standby lang. Standby lang siya. Sobrang laki ng battery niya. And then, it is worth $4,000. So, imagine mo yun. Kaya parang nakakapano din kasi Wall Street, napakasikat na movie nun. And then $4,000, wala lang masyadong issue doon po. Ganun, kalaki yun. Tapos sumikat din na pakinabangan, di ba? So eto! Eto na yung phone na tinatawag natin brick phone. Eto siya. Yan, di ba ang cute-cute niya? Para siyang laruan and then alam ko naman na nung mga bata tayo, ginagamit natin siya madalas or nakikita natin siya sa mga palabas like actions movie or sa mga hotel. Ang kagandahan nito is meron siyang 12 keypads and then meron siya sa loob na calculator and then flashlights. So, ayun yung pinakamaganda. And then, nung bata din ako, cute na cute ako doon kasi meron akong laruan. Parang napaka-useful niya pero mabigat din talaga siya tapos sobrang haba ng antena niya. Hindi mo siya maiuwi, hindi mo siya madadala kung saan. And then, hindi mo rin siya makakalimutan kasi maalala mo, ay, yung hinahawakan ko, dito pala. Pero alam ko, hindi yun dinadala kung saan saan. And then, ang pioneer nito is Motorola. Alam naman natin na ang Motorola, sobrang sikat niya. And then, yung phone na to is kahawig yung ginamit ni Whoopi Goldberg noong 1989. Next is the candy bar. Naglabas nito is Nokia. Yes, yung Nokia. Pagkatapos sa Motorola is Nokia. So, yung Nokia, kaya siya tinawag na candy bar. Yung size nun is parang candy bar. Yung size niya and then yung shape is parang candy bar talaga. Napaka-cute niya tingnan. And then, ano din to? Mabigat. Tapos, nung panahon na yun, sobrang mahal pa. Di ba? Hindi natin afford. Pero ngayon, parang wala na sure. Minsan, binibenta na lang siya ng 5 piso dalawa, 5 piso tatlo. Kasi before, meron akong mga kaibigan na yung daddy nila nasa company ng mga cellphones. Pinagbebenta na lang nila ng ganun.
di ba, nakakatawang isipin. Kasi yung technology talaga, nagbabago siya. The more na palumanang-paluma, lalong bumumura. Kahit sabihin natin, maa-afford din natin yan, may bagong mga technology. Yung sunod is Elite. Yan yung itsura niya. Ang cute niya, di ba? Ang cute-cute ng itsura niya. And mid-90s siya sumikat. And madalas na nakikita siya sa mga artista. Medyo pricey siya. Kasi nga, syempre, hindi pa lumalabas yung mga, hindi pa common yung mga ganong phones. Ang maganda dun is yung parang tinatawag siya na modern flip-flop. The next one is the satellite phone or commonly known as Motorola Hybrid Satellite. Ito na yung parang nauso na yung orbiting satellites. Nagta-transmit na siya worldwide. Hindi lang dun sa malapit sa place mo, hindi, wala na siyang specific place. Nag-e-extend na siya. At ayun yung maganda nga. Kasi habang tumatagal, gumaganda na yung technology at nagiging easy na yung communication. At ito na. Ito yung pinakamagandang part kasi ito talaga yung hawakan ko, naranasan ko, or something na nagkaroon din ako noon before. At ito yung ginagamit natin na pangporma. Cool kid ka pag meron ka ganito. The Nokia 6000 series. Tawa ka din kasi naalala mo yung parang past natin. Dahil dito sa phone na to at nung late 20s, napakasikat na niya. Kasi nga, yung masa, pati masa, hindi lang celebrities, hindi lang kung sino man, hindi lang pang general na siya, pang masa na yung nakakagamit nito. At yung maganda din dito sa Nokia, diba alam naman natin, Nokia sikat siya sa pagiging matibay. At ang pinaka-trademark ng Nokia 6000 series is, kahit ibato mo siya dun sa jowa mong alam mo na, o kaya dun sa kay-away mo, kahit itanshing mo pa kaya niya, napakatibay niya. Kaya hindi hanggang ngayon, hindi siya nawawala sa mindset ng tao kasi ito yung phone na parang malaki yung katumbas or malaki yung impact sa atin. The next one is the Slim, Sleek, and Super Portable Phone. At ito ay tinatawag na Razer. Ayan. Napaka-cute niyang itsura niya. Kasi Motorola Flip Phone. At ito ay na-introduce noong 2004. And ito, napaka-sabihin natin na fashion-forward. Masyado tinatangkilik siya kasi nga maganda itsura niya and parang ang classy tingnan, pang fancy, pang maarte, pang fashionista. Hindi ba diba, flip-flop, hello? Ginaganon mo lang siya. Pero ngayon, parang ano yun eh, ganyan siya, cute-cute din niya. Nalalagay mo lang agad doon. And then, pero wala na ata nung ngayon. And then, ito na, lumabas na yung iPhone ni Steve Jobs. Dito, napakasikat nito kasi parang meron siyang music player, MP2. Meron siyang internet cable PDA device. At sobrang helpful. Dahil parang sa kanya talaga nag-start lahat ng gano'n. And then, madami ng gumaya. Sobrang laki ng pakinabang natin kay Steve Jobs. After ma-release ng Apple, lumabas na yung mga apps na pwede nating install through Google's. Nagkaroon na ng pakinabang yung mga IT. Naging sobrang demanded na nila sa ating industriya. Last is the future phone. Wow, parang pag sinabi natin future phone, parang may laser, may sensor na, no? Siguro, baka nga susunod may hologram na dun sa picture kasi diba, ang phones ngayon, yung iPhone 10 daw, nagagaya na daw niya talaga yung facial expressions mo. And 1,000 na facial expression yung kaya niyang gayahin. And then pati yung voice, nare-recognize niya, fingerprints, tapos yung mata mo, sensor, ang kaya na niyang gamitin yon, kaya niya nang buksan yung phones mo. At ano na, sinasabi na yung future phones, ito na yung mga Samsung, Huawei. Ito na daw yung waterproof. Sobrang pricey niya, ayun lang yung medyo mabigat sa bulsa. Pero pag sinabi mong quality, sobrang okay nun. Sobrang bilis, sobrang mapapabilis ang buhay natin. So ayan, tapos na tayo sa pag-discuss. And ang little review ko lang naman ng konti is
ang advantage ng phone, alam naman natin na yung phones, yes, nagagamit siya sa communications, madaling nagagamit kasi hindi lang siya pang forma, nagagamit na siya sa schools, di ba? Lalo na tayong mga college dahil sobrang hectic or sobrang bigat ng schedule, yung phone nagpapagaan sa atin, lalo na pag mabibigat, hindi na kailangan magdala ng kung ano-ano, nakasave na lahat ito. And then, libangan, nasa music, and then, photography, di ba? Usong-uso ngayon sa phones is yung magagandang phone na may magagandang photography system. Kasi nga, memories daw, or pang Instagrammable. Pero yung disadvantage naman is parang yung communication, nakakalimutan na natin yung mga taong nasa harapan natin. And then, yun na, sikat na yung wifi, uso na yung data, uso na yung IG, yung Facebook, yung social medias, yung social media. Nakakalimutan na natin minsan yung sarili natin, and then we always compared doon sa taong nandun. Pero hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. It's just only a picture. Picture lang na nagde-describe sa isang bagay. At minsan hindi yun nakakatulong kasi lagi natin kinukompare at doon tayo nag-uumpisa ng depression. And then yung disadvantage kasi parang sa sobrang bilis ng pagpapapalit, nape-pressure din yung taong bumili. Alam niyo yun, parang nakakalimutan na nila na may ibang bagay pa compare sa pagpo-forma or pagbili ng mga phone. And then yun nga, parang yung sahod mo, gusto mo na lang mapunta dun sa phones. Pero lahat naman ng bagay, merong advantage at disadvantages, pero depende na rin sa atin kung paano natin gagamitin yun. Yung iba kasi ginagamit sa pornography, sa hindi magagandang bagay, di ba? Pero kung gagamitin kasi natin ng tama yun, malaki yung pakinabang. At kung tayong mga kabataan, baka sakaling kung gagamitin natin yung phones natin sa tama, baka yung next generation ma-serve natin. Parang matulungan natin yung next generation na mag-isip din ng tama kung tama din yung ginagawa natin dun sa mga mobile phones. Kaya tayo, mag-isip muna tayo ng tama bago natin gawin ng isang bagay. Isipin na muna natin. Ayun lang! So, bye! Sana nakatulong kami sa inyo ng kahit konti lang. And please subscribe! And pakipanood po yung ibang videos namin! Thank you!